Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Na-afford ko na naman. Talaga pinakamahirap na gawin na video eh. Yung magsasalita ka ng mag-isa. Harap ng camera. Well. So bago ako magsimula, gusto ko magpasalamat sa mga subscribers ko. Dahil naka-receive na ako ng... na-reach ko na ang silver play button. Ay, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa vlogging channel ko. Ngayon, masasabi ko na na-vlogger na ako. Hindi na lang ako basta gumagawa ng mga cover. So, dito sa vlogging channel ko kasi pinapakita yung totoong ugali ko, yung totoong personality ko, yung kung sino ba yung totoong Christelle. Salamat sa mga nag-subscribe. So sana yung mga hindi pa naka-subscribe sa channel na to, subscribe lang kayo guys. Kasi sa mga ganitong achievements, na-inspire ako lalo gumawa ng mas marami pang entertaining videos. Hindi lang pasasalamat ko sa inyo sa pag-subscribe mo sa vlogging channel ko. I-share ko sa inyo kung paano ko gumagawa ng mga vlogs ko. Dahil marami rin nagtatanong kung anong ginagamit kong camera pang vlog, anong editor ko. Well, last year lang po ako nag-start mag-vlog. And wala pang isang taon tong vlogging channel ko. So, hindi ko pa masasabi na gano'n na talaga ako ka-expert mag-edit, mag-vlog. Pero dahil marami pong nagtatanong kung ano ba yung mga ginagamit ko sa pag-vlog ko, ayun po, ito i-share ko sa inyo. Well, sa totoo lang po, hindi po talaga ako marunong mag-edit before ako mag-vlog. As in, zero knowledge po ako sa pag-edit. Hindi po ako marunong mag-edit sa laptop or sa desktop. Ang gamit ko lang po na pang-edit, phone. May mga vlogs po ako na phone lang yung pinangkuha ko. And dito lang din po ako sa phone lahat nag-e-edit. Huh? Paano po? Well, bago po ako mag-start ng vlogging channel ko, meron akong nakausap na sobrang ina-idolize ko na vlogger. Siya po yung nag-inspire sa akin gumawa ng mga vlogs. At yun ay walang iba kundi si Ate Yeng Constantino. Ayun, kung napapanood ko ito, Ate Yeng, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Isa ka sa mga dahilan kung paano ko na-reach itong silver play button. Maraming salamat sa'yo. Ayun, siya yung nagturo sa akin na mga editing apps. Kasi minsan sa phone lang din siya nag-i-edit. Ito, i-share ko sa inyo yung mga apps para sa mga gustong matutong o mga aspiring vloggers dyan. Ito ang gamit ko. Yan lahat ng editor na ginagamit ko. So, ang favorite ko sa lahat na app ay yung VideoLip. Kasi dito na lahat, dito na halos lahat nangyayari yung mga pag i-edit-edit ko. Kasi sobrang kompleto na siya. Though, ang alam ko, Apple users lang ang pwedeng maka-download nitong app na to. Free mo siyang mada-download, pero meron siyang subscription. Dito na ako nagka-cut, dito na ako naglalagay ng subtitle, dito na ako naglalagay ng mga effects. Ito yung ginamit ko pang-edit simula-simula yung very first vlog ko. Yun yung gamit ko pang-edit dun sa Korea vlog ko. So, sa VideoLip, pwede kang maglagay ng picture sa video, pwede kang maglagay ng video sa video. Dito na rin ako naglalagay ng mga subtitle, ng music, may mga free sound effects siya na pwede gamitin na built-in na dito sa app. Pwede kang magpasok ng voice-over. Filters, may filters na rin siya. Tapos, ma-adjust mo yung kulay. Dito na ako nag-a-adjust ng kulay, ng brightness, ng contrast, exposure, offset, temperature, tint, marami yung pang iba. Kailangan mo lang i-explore. Tuto lang din ako sa mga video tutorial sa YouTube kung paano siya gamitin. Pero sobrang sulit nitong app na to. Ang ginawa ko nung una, monthly lang ang subscription ko. Pero nung nagustuhan ko na siya, in-avail ko na yung 1-year subscription. Kasi mas makakatipid ka kasi mas mura siya kung ko-compare mo sa monthly na binabayad mo. At kung gusto niyo magpasok ng
music. Ito yung ginagamit kong app, Dude Reader. Kahit ano, kahit video, nadadownload niya, music from YouTube, tapos nalalagay ko dun sa mismong video ko. May bayad nga lang to, parang $299. Ito pa yung share ko sa inyo, yung kung paano ko ginawa yung my K-drama-like experience in South Korea. Marami kasi yung tatanong ko ano ba yung app na ginamit ko dito. Actually, pinicture ko talaga siya na gano'n, na parang magmukhang diary, tapos magmukhang vintage-vintage. So, nag-search ako kung ano yung mga apps na magandang panggamit sa mga vintage-vintage. And ito, na-discover ko yung 8mm app. May bayad din siya. Pero, sobrang sulit din niya kasi ang ganda-ganda niya. Sobrang legit ng mga filters na ginagamit. Maraming variety ng filters na pwedeng magamit dito. Hindi ka mag-import din ng video. Yan, ito yung ginamit ko para magmukhang vintage-vintage look yung video. Meron pa ako i-share na isang app sa inyo. Ito yung Camcorder. Free siya sa App Store. Kaya nagustuhan ko siya. Actually, nung nag-start lang ako mag-vlog, dun lang ako nag-download ng mga may bayad na app. Dun lang ako nag-start mag-purchase. Hindi talaga ako pala bili ng app. Gusto ko yung mga freelanceware. Itong Camcorder, free mo siyang madadownload, pero pwede kang mag-import ng video from camera roll. Sobrang nice nun, di ba? Kasi yung ibang apps, hindi ka pwede mag-import hanggang hindi mo ina-avail yung pro. So, ayun guys, yun yung mga app na ginagamit ko pang edit ng videos. And meron pa ako i-share sa inyo kung paano ko kumukuha ng video. Kung napapansin niyo yung ibang mga video ko, sobrang smooth, hindi shaky. Yung mga shots na ganun, phone lang din ginagamit ko. And ito, stabilizer. Dito ko kinakabit yung phone ko. Ayan, kasi on ko na siya. Ta-da! Ayan, sobrang smooth na ng galawan ito. Nabili ko lang itong stabilizer na ito sa Lazada for like 5,000 pesos. Para siyang China version ng Osmo. Pero, mas mura siya. Pero, kahit mura siya, maganda. I mean, nang best po na ito nabagsak eh. Pero, gumagana pa rin siya. Makokontrol mo siya. May controller dito. Sobrang smooth. Kahit ganyan, oh. Tapos, pwede mo pang selfie. So, kahit tumakbo-takbo ka, hindi pakitignan yung video. Travel vlogs, ganito yung gamit ko kasi gusto ko nakukunan ko ng maganda yung view. Tsaka, mag-aano lang din siya. Pagdating naman sa mga video sa kotse, like yung ginawa kong video nung nagda-drive ako kasama ko si Sue, ito yung ginagamit ko, GoPro 7. First GoPro ko to, napabili ako nito nung nalaman ko na waterproof siya, na hindi na siya kailangan lagyan ng waterproof na case. Ganito na siya, tapos meron pa siyang stabilizing effect na kahit ano, kahit gumalaw-galaw, kahit shaky, hindi pangit tignan sa video. Actually, pag ginagamit ko to sa loob ng sasakyan, ginagamitan ko lang nito. Tape lang. Kasi sobrang gaan niya. Hindi, pwede na siya sa tape lang. May dalawa lang ang tape dito sa gilid. Tapos kinakabit ko lang siya ganun. Tapos hindi rin siya shaky kahit may humps sa daan. Kahit malubak, hindi mo mararamdaman. Pang travel din, maganda gamitin. Pag ginagamit ko to, kailangan ko muna i-transfer yung file sa laptop. Tapos i-transfer ko sa phone ko. At ang gamit kong pang-transfer ng files from laptop to cellphone ay ito, OTG. Tada! Para siyang flash drive na kabit siya sa phone. I-download mo lang yung app ng OTG. Ayan, pwede ka lang mag-transfer ng files. So, ika-copy ko lang from OTG to camera roll. So, ayun na. Mag-start na ako mag-edit. So, that's it guys. Kung nagustuhan niyo yung video na to at may natutunan kayo, please like and subscribe to my vlogging channel, Christelle's Vlogs. Bye!